Well, good morning. Ngayon ay Sabado at ang mission namin ngayon ay bibili kami ng helmet. Pero hindi ko helmet, no. Helmet ni Esme. Yan, kasama natin siya. Dapat talaga bibili kami ng helmet nung ano pa, nung April. Bago kami mag-ride, so dapat 3 days yun, magre-ride kami nun. Dapat bibili na kami ng helmet nun. Eh, nagka-problema, diba? Ano, nagkaroon ng pandemic. So, hindi natuloy. Tapos, nung nalip naman yung ECQ, yung problema naman nun, hindi pwedeng back ride, no? At hindi naman ako pwedeng bumili ng helmet. Helmet niya. Hindi man ako pwedeng bumili ng helmet ni Esme. Nang hindi siya kasama. Kasi iba yung sukat ng ulo niya. Medyo maliit. Alam naman natin ang sukat ng mga babae. Medyo maliit. At hindi ako sure kung anong size ng helmet niya. No? At hindi ko alam kung anong mabibili namin. Ang target namin ay Evo. Ewan ko kung may Evo dun. O kaya LS2. No? Yun yung target namin. Siya muna. At ako next. Siguro next month or next month. Siya yung nga, pupunta namin, hanapin namin yung Motorati. Motorati din. Hindi ko pa rin alam kung saan banda yun, pero madali lang naman mahanap yun. Along highway lang naman yun. West Bank, pag nakita ko na siya, malapit na ako. Ayun yung patatandaan ko eh, nakita ko sa Google Map. Saan? Patayo din. Daming poso. Nangulis sila. Yun, East West. So, malapit na kami. Ayun, East West Bank. Malapit na. So, daan-dahan na. No, daan-dahan na ako dito. East West. Oh, sarado. Sarado. Ito. Sarado. Oo nga eh. So yun mga sir, sarado yung Motorati. At dun tayo sa ano. Tingnan ko sa may pasita, meron daw dun eh. Sayang naman yun. Sarado pa siya. Update lang no, sa click natin ah. Lagyan ko nga pala siya ng ano, ng takip dun sa may shop niya no. Nilagyan ko na siya. Mura lang naman yun. Nasa wala pang 200 ang takip sa shop. Para ano na rin, iwas putik no. Mahirap din kasi linisin yung shop. So ito yung picture niya no, yung nabili ko. Nasa 190 yata bili ko doon. Iwas putik lang. Yun, sa pasita na tayo. Nakita ko to kay Jelen. Kay Jelen Motovlog tong ano na to, shop na to. Sa kanya ko to nalaman. Shoutout sa Pops, Jelen Motovlog. Pag may nakitang Mercury, yun na daw, yun na. Oh, ayun, Mercury. So kakaliwa na tayo dito. Tingnan na natin kung ano rin na. Yun, shop. Ito nga yung nakita ko sa video niya.
galing kami dun sa isang shop, kaso wala silang Evo tsaka LS2. Ang nandun lang sa kanila HJC tsaka SEC. Ang problema naman yung sa brand nila, walang ano, halos panlalaki yung mga design lahat, kaya lipat na lang kami. Tingnan namin dito sa Robinson kung meron ano dyan, bilihan ng helmet. Subukan na lang namin dito, sana meron, no? Dito sa Robinson Galleria San Pedro. Yun. Sige, baba ka na. So yun nga mga sir, no? Eto na yung helmet na nabili namin Esme. Yung helmet niya, para sa kanya to. At NHK yung nabili namin, kasi diba Evo nga yung hanap namin, okay, LS2. Kaso dun sa shop na binilihan namin dun sa Robinson, wala siyang LS2. Tapos yung Evo helmet naman, panay half face na lang yung natira doon. So nga, NHK na yung binili namin. Tsaka may nagustuhan rin siya sa NHK na design. So eto na nga yun. At eto na, buksan natin. At ang nagustuhan niya ay kulay pink. Pink na pink. Yun nga, eto nga yung nagustuhan niya, kulay pink. Siguro ang model na ito, eto NHK GP1K, no? Bali, dual visor na rin siya. Dito mo lang siya ibababa, itong ano na to. Pag ibababa mo siya, itataas mo ganun. Ayan. Ayan. Ayan na yung visor niya. Medium yung size niya, no? Nesmi. Medium pala ang, medium yung size ng helmet niya. Nabili ko pala siya ng ano. Ang presyo niya, 4,295. 4,3 na rin, no? Pero may discount siya na 800. So bali pumatak na lang ng halos 3,500. Diba? Ganda naman siya. So yan, ang bagong helmet ni Esme. Hindi na siya mag half face, full face na yung gagamitin niya sa mga rides. So bali bumili na rin pala ako ng ano, bumili na rin pala ako ng gloves. Palitan na natin yung gloves nating ano, camouflage. Ayan. Ang tatak niya, pro biker. Ang presyo na ito, nasa kulang-kulang 700. Parang mga 695, parang ganun. Okay naman siya, maganda yung materialis na gamit. Kasi parang malambot siya, no? Masarap siya sa kamay. Hindi siya hirap, hindi hirap yung daliri mo na igalaw. At meron na rin protection dito para pag nag-slide ka, kasi pag nag-slide ka, ayan ang unang
tatama eh. Itong dito sa palad mo. Yan ang unang tatama. So maganda. Napalitan na rin natin yung ano, camouflage nating gloves nung pang samantagal natin. Actually meron akong ano eh. Meron akong gloves na binili dati. Bago yung camouflage siya. May nauna doon, binili kong gloves. May ganito rin. Ang problema, sinukat ko naman yun sa binilihan ko. Pero nung umuwi na kami at ginamit ko na sa rides, masikip na. Ang hirap ng ano, hindi ko masara ng ganun, no. Pag ginaganon ko, sumasakit yung kamay ko. Nagulat ako, ba't parang nag-iba? Kasi sinukat ko naman siya eh. Yung gagamitin ko na nga sa rides, sumikip. Ang ginawa ko noon, binigay ko na lang sa tropa. Ayun, sa kanya, sumakto naman. Tapos bumili na lang ako muna ng ano, pansamantagal na gloves, yun nga yung camouflage. Ayun nga, tumagal, tumagal nga siya sa akin. Ilang taong ko rin nagamit yun, yung gloves na yun, bago napalitan. Kung hindi pa ako bibili ng helmet na to, ni Esme, hindi ko pa mapapalitan yun. No? So yun, at meron na rin akong bagong gloves, no? At may bagong helmet na si Esme. At siguro dito ko na rin tatapusin tong vlog na to. At maraming maraming salamat sa lahat ng nanonood at sumusuporta sa ating channel. Keep safe, ride safe, peace.